Mga kaibigan, ang kwentong ito ay ang alamat ng sibuyas. Sana ay magustuhan ninyo ang kwento. Ang alamat ng sibuyas. Ayon sa alamat, sibuyas ay anak ng mga gagamot ng isang tribo na nakatira sa paanan ng bundok ng Sierra Madre. Maliit pang bata ay kapansin-pansin na ang pagiging sensitibo ni Buyas. Lalo siyang naging maramdamin, nag-isilang ang bunsong kapatid. Maganda ang kapatid kung ihahambing kay Buyas, kaya agad mapapansin ang kaibahan nila. Palibhasa ay marami ang nagpapagamot sa ama. Kadalasan ay maraming tao sa kanilang kubo. Hindi maalis na mapansin ang magkapatid dahil maliit lang ang kubo at doon mismo nagagamot ang kanilang ama. Kay ganda ng inyong bunso, madalas ay sinasabi ng mga tao. Maganda rin si Buyas, mariin ng kanyang ina. Ayaw na ayaw ni Buyas na narinig ang ganung usapan. Agad na siyang pumupunta sa likod ng kubo at doon ubusin ang oras hanggang maubos ang kanyang mga luha. Na magdadalaga si Buyas at umibig siya sa isang makisig na binata. Ang problema ay ang bunso niyang kapatid ang gusto ng lalaki. Masakit na masakit sa loob ni Buyas tuwing akyat ng ligaw ang binata sa kanyang kapatid. Ang kanyang ginagawa ay nagtatago siya sa kanilang likod ng bahay at doon iiyak at iubusin naman ang lahat ng luha. Alam ng kanyang ina ang nararamdaman ni Buyas, ngunit wala itong magawa dahil hindi nito mapapanghimasukan ang puso ng binata. Isa pa ay paano naman ang damdamin ng bunsong anak. Ilang buwan pa ay sinama ng binata ang mga magulang upang hingin ang kanyamay ng kapatid ni Buyas. Nais raw pakasal ng dalawa sa ikalawang pag-ilog ng buwan. Labis na dinamdam ni Buyas ang kamalayan ng pag-ibig. Kinabukasan ay hindi na nagpakita si Buyas. Si Buyas ay naglaho, palang bula. Sumapit at tapos ang araw ng kasal ng bunsong kapatid ay hindi na nakita si Buyas. Isang umaga habang nag-aalis sa likod bahay ang ina, ay mapansin nito ang isang halamang tumutubo roon. Nang bunutan iyon ng babae para itanim sa mas maayos na lugar, ay nakita ang bilugang mata ng bunga. Natuklasan ng ina sa maaring si Buyas ang bungang iyon. Natuklasan ng ina na maaring ipanahog sa pagkain ang bunga. Pero higit sa lahat, natuklasan nitong nakapagpapaiyak ang bunga pag hiniwa. Naalala tuloy ng ina ang anak na si Buyas. Pinangalan nitong Buyas ang bungang iyon. Dumating ang napakaraming taon at ang Buyas ay naging sibuyas. Mga kaibigan, kung nagustuhan nyo ang ating videos, pwede pang pa-like at pa-subscribe. Maraming salamat!